Hello, isang mapagpalang araw mo lahat sa ating lahat, mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kapatid, at mga minamahal kong mga kapatiran, no? Anak ng Diyos. So we are here once again to our comfort zone, no? Please stay home and let God be upon us today. At yan. So makulimlim po ang panahon, no? Kita natin makulimlim ang panahon. Pero okay pa rin yung hangin, may hangin pa rin. So, kita niyo yung panahon talagang makulimlim. Pero dito tayo sa Ornay, sa taas ng mga malapit sa mga ano. So mataas po yung ating kinalalagyan, no? So hello. Punta sa Bible study. At maganda yung pag-aaralan natin ngayon kasi pag-aaralan natin ngayon yung the faithfulness of God, no? The God faithfulness, because God, our God, is faithful. Amen? So, pero let's pray. Amang banal, Diyos na dakila, nagpapasalamat kami for this time, Lord, na magandang panahon. Iningatan mo pa rin po ang bawat isa at patuloy nga po, kunting panahon na lang. Salamat sa pagtitiis ng bawat isa sa kanilang mga tahanan. At alam namin, Lord, na sa bawat tahanan ay naroon ka. Iniingatan mo ang bawat membro ng kanilang mga tahanan. Pinagpapala mo, Panginoon. At this is the day na ginawa mo upang patuloy na mapagbulay-bulayan ka muli namin. Lord, continue to open our heart, continue to open our spiritual eyes, continue to open our ears, O God, spiritual ears, to know you more and to feel you, maramdaman ka namin, Panginoon. According to your words, empower this word, Lord, na aming pag-aaralan, at magkaroon po ng kabuluhan sa aming mga buhay. We see and we know your faithfulness, O God. Kaya kayo pang kumilos sa live streaming na ito. Bless nyo po ang bawat makikinig. Bless nyo po ang bawat manonood. We declare blessing in their life, Panginoon. Personally, O God, i-save mo, Panginoon, hindi pa naligtas. Lord, alam namin, katagpuin mo pangailangan nila, Panginoon, in this time, O God. Because you're Jesus who search our heart. Ikaw lamang, Panginoon, nakakasearch ng aming mga puso. Lord, continue to clean us by your blood, because by your blood, cleansing our sin, sa paghingi namin ng tawad sa iyo, ay ikaw po, Diyos, ang patuloy na nagbigay sa amin ng karapatan na maging anak mo, Panginoon. Salamat po, Ama, for that moment, for that faithfulness that you give to us. This is our prayer in the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. So, welcome again to our Bible study. Hayaan nyo po na papasokin muli ang Panginoon sa inyong mga puso at saka sa inyong spiritual eyes to see the faithfulness of the Lord and to hear the goodness of the Lord. Amen. Pag sinabing faithful, no? Pag sinabing faithfulness, ito yung means safe and trust, no? Kumbaga, someone who can be safe, safely trusted, no? Faithfulness is the honesty, no? Yung katapatan, no? At kumbaga sa ano, magpag-aral natin ito, yung katapatan ng Diyos, the honesty of God and the faithfulness of God is never change, hindi nagbabago, no? Kaya ang inaano natin, no, the God's power. Kahapon tinalakay natin yung the holiness of God, holy God, and loving God, the love is God, no? Yeah. Kaya ngayon naman, God is faithful, no? God is faithful, He's my Savior, time of trouble, God is faithful forevermore, di ba? Nasabi natin yun kasi makialam natin na God is faithful. Saan ba nag-faithful si Lord? Saan siya naging faithful? No, sa 1 Corinthians chapter 1 verse 7 to 9, sabi rito, kaya hindi kayo kinukulang sa anumang kaloob ng na espiritual, habang inihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo,
panatilihin ninyo, pananatilihin niya kayong matatag sa pananampalataya hanggang sa katapusan, upang kayo ay maging walang kapintasan sa araw ng kanyang pagdating. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesus Cristo na ating Panginoon. Ano sabi niya? Hindi niya tayo pinagkukulang sa anumang kaloob na espiritual. Ibig sabihin, nag-start nung umakyat si Jesus doon sa langit, sa heaven, mayroon siyang binigay na kahalili, ang banal na espiritu, at yun yung nagpupulpil ng ating kauhawan sa Diyos. Yun yung ating yun nagpupulpil sa atin sa paghahanap natin sa Diyos. Amen. At siya yung nagbibigay sa atin ng joy every time na tayo ay nalulungkot. Kung tayo ay may sakit, siya yung faithful na Diyos na umaaruga. Siya yung faithful na Diyos na nagpapagaling. At siya yung faithful na Diyos na hindi nagpapabaya. Dahil sabi niya, hindi kita iiwan ni pabayaan man. Diba? Kaya, yan. God is honest every time. Amen? Siya ay tapat kailanman, no? Hindi siya nagpabaya. Dahil sabi niya, hindi niya tayo kinukulang, eh. Hindi niya tayo pinagkukulang. Sabi dun sa Psalm chapter 23, the Lord is my shepherd, I shall not want, diba? So, pag ang Diyos yung nag-aalaga sa atin, talagang ang katapatan ng Diyos ay laging nalalasap natin, no? Because the power of God. Ano ba yung ano? Ano yung power of God? Yung power na sinasabi ng Diyos na hindi niya tayo pinagkukulang. The power of God na sinasabi hindi tayo pinagkukulang because of His faithfulness. Dahil hindi tayo pinagkukulang ni Lord, no? Ay dahil sa katapatan ng Diyos sa atin. Amen? Kaya nga, napakasarap ulit-ulitin na may Diyos tayo na nag-aaruga sa atin, na may Diyos tayo na nagsusupply sa lahat ng ating mga pangailangan. Kaya ang sarap magpuri kay Lord, no? Pagka alam na alam mo na siya ay tapat, lalo na ngayon COVID-19, 'di ba? Yung iba walang takot, pero sa atin na nakakaalam ng katapatan ni Lord, wala pa rin tayong takot kasi nga we are covered by the blood of Jesus. Amen. Kaya nga sa Deuteronomy chapter 7, no? Chapter 7 verse 9 sabi, isipin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos ay iisang Diyos. Matapat siya at tinutupad niya ang kanyang kasunduan hanggang sa mga salinlahi ng mga nagmamahal sa kanya at sumusunod sa kanya mga utos. Amen? Kanino tapat ang Diyos? Diba? Kanino si po siya tapat? Ito po, sinabi rin sa Deuteronomy na sa mga salinlahi ng mga nagmamahal sa kanya. So, ibig sabihin, kahapon, if we love God, no? Love God with all your heart, with all your mind, and with all your soul, with all your strength. Amen? Kaya mahalin natin ang Diyos. Kaya nga ito nga, nararamdaman ni Lord kung gaano niya tayo kay mahal, at ikaw din, pinaparamdam ni Lord sa'yo kung gaano mo siya kamahal. Amen? Kaya nga, kahapon, di ba, ang Diyos yung unang nagmahal sa atin. Kaya nga sa atin, sa mga problema, kung bigat na tayo, di ba, mag-pray tayo na huwag tayong bitawan ni Lord. Kasi nga, kung tayo lagi yung hahawak ni kay Lord, makabitaw tayo eh. Pero kahit sinabi mo na susunod ka kay Lord, kahit ulit-ulit mo sinasabi na hindi ka bibitaw kay Lord, pero may time talaga na nakakalimutan mo, no? Pero ang Diyos, pag siya ay nangako sa'yo, na nangako sa atin, talagang tinutupad yon ng Diyos. Amen. Dahil siya ay tapat ng Diyos. So, sabi nga, isaisip lagi, no? Isaisip lagi ang Diyos. Bakit? Kailangan natin, kung sabi nga doon sa ano, kung kailangan, ilagay mo sa trangkaan ng yung bahay, ilagay mo sa may lagi mong pinupuntahan, idikit mo doon para lagi mong maalala yung salita ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng lakas, no? Dahil ang salita ni Lord, yun ang ilaw natin eh. Kumbaga sa ano yung guide natin, yun ang pinaka GPS natin, no? Na
na habang naglalakbay tayo sa mundong ito papunta doon sa kanyang inianda sa langit, ay na nalalaman natin yung tamang daan, na nasa tamang way tayo, no? We are in the right way, no? Hindi tayo nag hindi tayo nag-u-turn, hindi tayo nakaka-left turn, hindi tayo nakaka-right turn, dahil alam natin yung direction natin na inaano ng Panginoon. So, yon. At isa-isip lagi, 'di ba? Ano sabi ni ano? Ano sabi ni Iscomorino? Ano yung pinakamoto niya? God's purse. God purse, no? Kaya wala siyang takot na tulig sa inyo mga ano eh, mga tulinggis eh. Kaya tinutulig sa niya yung mga tulinggis kasi ano, para mapaganda yung pangalan ng Maynila. So ganun din, maganda siguro sa atin, God first talaga, kasi nga pagising mo pa lang sa umaga, you need to pray, na we need to pagbangon mo, we need to magpasalamat kay Lord, no, sa katapatan ni Lord, at nagising pa tayo, amen, at nalalasap pa natin yung kahit na magulo yung mundong ito, marami pang takot mamatay. Di ba? Kahit ang gulo-gulo, yung iba kahit gutom na, kahit halos mamatay na sa gutom, ay takot pa rin mamatay, siyempre. Masarap pa rin mabuhay, no? Pero yun nga yun ng Panginoon. Ano nga ba yung promise niya sa atin, no? Na kanyang pinatotohanan sa kanyang katapatan. Amen. Kaya nga ang lahat ng gawa ng Diyos sa buhay ng mananampalataya ay dahil sa kanyang katapatan sa atin. Amen? Ang lahat ng gawa ng Diyos, lahat ng answer ni Lord sa mga prayers natin, sa lahat ng accomplishment ng Diyos sa buhay natin, na malakas tayo, di ba? Sino sa atin nang sasabing malakas na sa pananampalataya, no? Kung tutuusin, kahit yung mga nagtuturo, wala talagang malakas. Ang Diyos lang yung malakas eh. Ang Diyos kasi, siya lang yung perfect eh. He is the God na siya lang yung perfect. Sa atin, mayroon tayong, ano, di ba? Sa tao, talaga makikita mo. Kahit anong ganda ng ginawa mo, may makikita pa rin na mali yung mga tao. Amen? Kaya gumawa ka ng kabutihan, no? Ay, may masama pa rin na ano sa iyo yung mga tao. Kaya, maganda dito na talagang naka-align tayo doon sa ano ng Panginoon, dahil ang Diyos ang nagbabalance, no, sa atin. Na bagamat sabi niya lahat ng ginagawa natin ay gawin nating banal, no? Lahat ng ginagawa natin. Kaya nga ang Diyos pa rin yung nagtuturo sa atin. Ano sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12 to 13? No? Kaya iniisip ninyo na matatag na kayo sa inyong pananampalataya, no? Mag-ingat kayo at baka mahulog kayo sa kasalanan. So may warning, di ba? So maliban no nawala sayo, nawala ka sa katapatan mo kay Lord, pero ang Lord mahulog ka dahil sinasabi mong tapat, malakas ka, no? Ayaw no kasi ni Lord yung nagmamayabang tayo. Amen. Ito. Kaya sabi niya, kung iniisip ninyo na matatag na kayo sa inyong pananampalataya, mag-ingat kayo, baka mahulog kayo sa kasalanan, no? At walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Kung maasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa kaysa ating makaya, kung dumaranas kayo ng mga pagsubok, gagawa siya ng paraan para matpagtagumpayan ninyo ito. Sinong gumagawa ng paraan sa mga pagsubok? Ang Diyos po. Bakit? Ang Diyos ay tapat sa atin. Amen. Kaya nga yung ibang ano, kaya pag naranasan mo, mabasa mo ito, 'di ba? Dumaranas ka ng mga pagsubok, dumanas ka ng mga struggle sa buhay. Pero pag naalala mo ang Diyos na hindi kanya pinababayaan at hindi niya kanya iniiwan, masasabi mo talaga na ay hindi lang pala ako yung dumaranas ng ganitong problema. Hindi lang pala ako yung ano, 'di ba? So yung mga, di ba, sa nung una talaga sa akin, lalo na mas trabaho, doble-doble yung ano dati, trabaho bago ako magkasakit. Grabe kapagod, grabe na yung ano. Pero sa nung nagkasakit ako, sabi ko, pwede palang magkasakit ako ng bigla-bigla kahit ang laki-laki ng katawan ko.
doon talaga na-realize ko na hindi ko hawak yung aking sarili, hindi ko hawak yung aking buhay, at alam ko na ito ay hawak ng Panginoon. Kaya sabi ni Lord, tinira ng diablo yung puso ko, nagkasakit ako sa puso, kaya pinagpahinga ako ng Panginoon, no? Pero hindi pa lang pahinga talagang tunay na payapa na, pero pahinga habang patuloy na sinusunod yung kanyang atas na ibahagi ang salita ng Panginoon at pag-aralan natin yung salita ng Panginoon, no? Kaya nandito pa rin tayo, no? Na sama-sama na nag-i-enjoy na mag-aral sa salita ng Panginoon. Kaya nga, ano man pagsubok sa atin ay pinagkaloob ng Diyos yun para malaman kung gaano siya, gaano tayo katatag. Amen? Kaya nga, hindi natin masabi na tayo ay malakas na sa pananampalataya eh. Tayo ay matatag na. Kasi nga, ang Lord lang, ang katapatan lang ni Lord, nakasalalay lang tayo dun sa pangako, sa promise ng Panginoon at sa katapatan ng ating Panginoon. Kaya nga, sa atin, kung ikaw ay nangihina sa pananampalataya, hanapin mo yung promise ni Lord, no? Basahin, pagbulay-bulayan mo yung promise ni Lord, no? At i-search mo yung sarili mo, kung wala ang Diyos sa buhay mo, saan ka ngayon, nasaan ka ngayon, di ba? Sa akin siguro, kung wala, kung di ako tinawag ni Lord, baka, ewan ko, baka patay na ako. Pero dahil sa katapatan ni Lord, tinawag niya ako at naging maayos. Naging maayos ang aking buhay. Kasi nung dati, talagang lasinggero, di ba, barkada, di ba, at mayabang, do? Laging may dalang patalim, laging may dalang sukbit na baril. Kung umuwi sa probinsya, may baril, di ba? At yun, kahit malalaki nun, hindi inuurungan, kasi nga alam niyang kaya eh, alam niyang mayabang, di ba? Pero ngayon, wala akong pagmamayabang sa aking sarili, na realize ko talaga na wala, kundi sa katapatan ni Lord, kundi si Lord tapat sa buhay ko, patay na ako ngayon. No? Nung nagkasakit ako, kung hindi ang Diyos tapat sa buhay ko, ay wala na rin sana ako ngayon. Pero ang Diyos ay tapat sa buhay ko. Kaya nga, nandito pa rin tayo, magkasama tayong nag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Kaya ganun si Lord ka-concern sa atin. Ganun si Lord ka-concern sa kanyang faithfulness sa atin, sa kanyang faithfulness sa atin. Kasi ayaw ng Diyos na mabaliwala yung kanyang salita eh. No? From the start, from Genesis to hanggang sa Malakay, anong sinasabi ng Diyos? Sundin niyo yung utos ko upang mapaganda yung buhay niyo. Ayun ang sabi ng Panginoon. Lagi niyang kinakalugdan ko yung sino mang sumusunod sa akin. Diba? Saan mo mapuprove na sumusunod ka kay Lord? Nandyan yung kautosan, nandyan yung kanyang word sa Bible, no? Upang masunod natin yung mga namumuno sa atin, 'di ba? Andun yung kababaan ng loob na doon natin nahanap yung pagkalinga ng ating Diyos. Bakit tayo kinakalinga ni Lord? Kasi nga pinapatunayan ni Lord na siya ay faithful sa buhay po natin. Kaya pinapagaling tayo, kaya sinasagot niya yung mga prayers natin, kaya anumang pagsubok na dumaan sa buhay natin, nakakabangon tayo dahil binabangon tayo ng Diyos at lagi tayong inaalalayan ng Panginoon. Amen. Because God is concerned in His faithfulness to us, to you, to me, to us. Amen. Not only for you, but for your family. Amen. Family circle. Kaya ganun tayo, ganun ang Diyos. Kaya ang sarap pagbulay-bulayan pag sinabi yung faithfulness. Kala natin ganun-ganun lang yung katapatan ni Lord. Tayo, hindi natin kaya ma-perfect yung ating faithfulness kay Lord, yung ating faith, di ba? Faith nga lang, hinihingi natin na palakasin ni Lord, pero sabi ni Lord, ganggaliit lang na pananampalataya ang mayroon ka, ano? At lalaki ito, di ba? Kagaya ng butil ng mustasa. At pag lumaki ito ay katulad na ng isang puno na dinadapo-dapuan na ng mga ibon, no? Iyan po yung faith na tinitingnan ni Lord sa buhay natin upang matupad yung kanyang faithfulness sa buhay natin. Amen? Kaya nga sa John chapter 17 verse 10 to 12, sabi nga, ang lahat ng akin ay sa iyo. Ito yung prayer ni Jesus
sa God the Father, no? Ang lahat ng akin ay sa iyo, at ang lahat ng sa iyo ay akin, at pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, babalik ako sa iyo at hindi na ako mananatili rito sa mundo, pero sila ay mananatili sa mundo. Banal na Ama, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay mo sa akin, upang sila ay magiging isa katulad natin. Habang kasama pa nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay mo sa akin. Iniingatan ko sila at walang napahamak sa kanila, maliban sa taong itinakdang magpahamak para matupad ang kasulatan. Maliban kay sa ano, no? Itinakda si Judas upang mapahamak para matupad yung kasulatan. Kaya nga kawawa siya kasama sa ni Satanas na itinakda. Si Satanas kasi siya dating mataas ang katungkulan, no, ng mga anghel, pero yun nga yung kasalanan niya. Gusto niyang maoberan ang Diyos, no, sa kanyang pagka-Diyos, no. Diyos pa rin siya ngayon ng mga makasalanan, ng mga satanismo, no. Pero hindi niya kayang pantayan kahit kailan ang katapatan ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos at ang pagkabanal ng Diyos. Amen. Kasi nga, ang lahat ng dilim ay kayang talunin ng liwanag. Amen. Kumbaga sa ano, collaborations from the truth, no? Na kahit nandiyan ka sa dilim, pag mayroon kang konting liwanag, makikita mo na natatalo yung dilim, no? Yun ang inaano ng Panginoon, ini-emphasize ni Lord na ang katapatan niya sa buhay natin, no? Ano sabi ni Jesus Christ? Lagi tayong iniingatan ni Jesus Christ kasi nga dahil sa katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako na tayo ay karapat-dapat ng tumanggap ng buhay na walang hanggan, no? Yun yung kanyang pakay, yun yung kanyang Kaya nga hindi po yung ano yung pinag-uusapan natin, hindi sa relihiyon, kundi yung relasyon natin sa Diyos. Yung relasyon natin sa Diyos, nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos kasi nga dahil sa katapatan ng Panginoon, nagpakababa ang ating Panginoong Hesus upang yung relasyon natin sa Diyos, yun pa rin, no? Upang patuloy nating malasap yung mga pangako ng Diyos na pangako ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kasiglahan, ng katatagan, no? Sa pagkalugmok natin, babangon tayo. Amen. Bumabangon tayo dahil alam natin na may Diyos na natapat lagi sa atin. Amen. Kaya ang ganda ng prayer dito ni Jesus Christ. Even Diyos na siya, pero andun pa rin yung kanyang pagsusumamo na hindi tayo mapahamak, no? Sinisure niya dito, no, sa John 17 chapter 12 na ang kapangyarihan na ibinigay mo sa akin, iningatan ko na ko sila at walang napahamak sa kanila, maliban sa taong itinakda, di ba? Walang napahamak sa atin. Bakit? Dahil sa katapatan ni Kristo na iniingatan niya tayo. Amen. Yun ang kapangyarihan ng Diyos na nalalasap natin hanggang ngayon, hanggang siya'y muling babalik. Amen. Ituloy natin sa verse 24 and 26 ng chapter 17. Ama, gusto ko sanang makasama sa pupuntahan ko ang mataong ibinigay mo sa akin para makita rin nila ang kapangyarihang ibinigay mo sa akin dahil minamahal mo na ako bago pa nilikha ang mundo. Amang makatarungan. Oh, yung katapatan niya, Lord, nakita ni Jesus Christ, amang makatarungan. Kahit hindi ka nakikilala ng mga taong makamundo, nakikilala naman kita at alam ng mga mananampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakikilala kita sa kanila at patuloy kitang ipakikilala upang ang pagmamahal mo sa akin ay mapa sa kanila at ako naman ay mapa sa kanila. Sarap, no? Kasi nga, ang gusto ni Lord ay hindi niya tayo iniiwan. Lagi niya tayong kasama. Lagi tayong protected ng kanyang banal na dugo. Kaya nga, masabi natin na kahit tatayo ka, sabi doon sa Psalm 91, no? Mabuwal man sa aking harapan ang 1,000 tao, maging bilang ng patay sa aking paligid,
ay higit 10,000, hindi ako mapapahamak o di ako maano. Di ba? Dahil nandiyan, alam niya na nandiyan ang Diyos. Kaya yun ang pinangahawakan natin. Tayo ay matapos na yung COVID-19, lusaw na ang COVID-19, alam natin, mayroon man yan, dadami man yan, kung gugustuhin ng mundo, dadami man yan, pero alam natin na we are secure to the faithfulness of our Lord na nag-iingat sa atin. What is our step to achieve the faithfulness, the concern of the loving God? Accept Him as Savior. Ang revelasyon ng Panginoon ay pagbulay-bulayan natin. Ang pagmamahal ni Lord ay damhin natin. Gayon na lamang, pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. No? Ipinadama niya yung kanyang pag-ibig. Bakit niya tayo inibig? Hindi lang tayo basta-basta inibig. Kaya tayo inibig ng Diyos dahil ito yung kanyang pangako from Genesis. No? Mula Genesis hanggang Exodus, ang pinapaano ng Panginoon, sundin natin yung kanyang utos upang maging mapaganda yung ating buhay. No? We are safe in the love of Jesus. Kaya nga, nasa comfort tayo. He is our comforter. Nasabi natin, God is our comforter kasi nga, siya ay faithful sa atin. God is faithful forevermore. Amen? Kahit kailan, hindi nagbabago, hindi nababali yung salita ng Diyos. At ito yung gusto niya, sabi niya na pagbulay-bulayan niyo yon araw at gabi at magtatagumpay kayo. Ang tagumpay pala ay yung ma-achieve natin yung faithfulness ng Panginoon. Dahil di niya binabali. Ano man ang pangako ng Diyos ay di niya binabali. Amen. Kaya ano mang achievement natin sa buhay, ano man yung victory natin sa buhay, tagumpay po niya ng ating Panginoong Jesus. He is our intercessor in time nung nandito pa siya sa lupa. But right now, mayroon tayong pag-asa na siya ay muling babalik. No? Ano man, gaano man kagulo ang mundo, gaano man kalupit ang mundo, malagi tayong naakit. Pero sabi niya, action natin to achieve the faithfulness of God ay meron tayong gangabutil na pananampalataya. At ito ay lalago. At makikita ito sa buhay natin. Hindi natin namamalayan na ikaw mismo ang sumisigaw na si Jesus ang iyong tagapagligtas dahil siya lang ang Kristo na ibinigay ng Ama upang ikaw ay mayroong buhay na walang hanggan. Bakit tayo mayroong buhay na walang hanggan? Dahil po sa katapatan ng ating Diyos. Kung tutusin po, hindi tayo karapat-dapat. Amen. Kahit gaano pa ang handog, hindi tayo karapat-dapat sa kabanalan ng Diyos. Kasi ang tao, kahit sabihin natin, masakit man na sabihin, no, na tapat ka, pero hindi natin masabi na perfect ang ating katapatan. Pero ang Diyos, ang perfect na tapat sa atin. Dahil siya lang yung tunay na nagmahal sa atin. Siya lang yung banal at siya lang yung karapat-dapat na itaas at lalhatiin. Amen? Kaya nga, sabi nga, hindi pwedeng mas mataas yung manggagawa ng palayok doon sa palayok. Pag may nagawang palayok, dapat ang itataas yung manggagawa ng palayok. Amen? Kaya nga po, ano mang pagsubok sa buhay natin, pag nakita natin yung pag-aruga ng ating Panginoong Jesus, ay nakita natin yung katapatan ng ating Panginoon. Ganun po siya katindi kung gaano niya pinatotohanan ng kanyang salita, kung gaano niya binibigyan ng halaga ang kanyang mga salita. Ayaw niyang mabaliwala yung kanyang salita. Ano sabi ni Jesus Christ? Narito ako upang tuparin ang kasulatan, no? Hindi upang baliwalain. Kaya nga, masabi natin sa mga oras na ito, ang Diyos na tapat sa atin, pwede nating maisigaw
na siya ang Diyos na buhay, siya ang Diyos na dakila, at siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya yung mapagpagaling, siya yung nagpapagaling, siya yung great doctor, siya yung our protector. Amen? At siya yung nag-iingat sa buhay natin, maging sa pamilya natin, maging sa tahanan natin. At siya yung source ng lahat ng bagay, kaya tayo pinagkukulang kahit kailan. Amen? Ganyan po katapat ang Diyos. Kaya nga, nagsasaya tayo, nag-i-enjoy tayo sa presence niya because of His faithfulness. Amen? Hallelujah. We thank you, God. Amen. Hallelujah. Yan. Sabi ni Sir Philip, shout out wherever you feel weary, troubles. Okay. May Bible study tayo lagi, no? Ito po yung kaibahan sa Bible study natin eh. Pwede po sana kayong magtanong dyan kung ano. Sa Monday, kung may tanong kayo, pwede nyo pong i-ano agad dyan. At tatanungin natin, no? At sasagutin natin kung kaya natin sagutin. But alam ko kung tapat ang Diyos, no? From the Bible, hindi man siya sakto sa Bible yung ano natin kasi matagal pag magbuklat-buklat tayo. So, by the wisdom of the Lord, maano natin kung may mga tanong po kayo. So, pwede po nyong i-tanong at sasagutin po natin yan. Di man bawal, bawa, may tanong kayo sa live ngayon, sa Huwebes ulit, mag-a-live ulit ako, tatanungin ko po yon. So, mag-comment lang po kayo dito pag na-post na po sa Facebook, na-share. So, pwede po natin tanongin ay sagutin. So, shout out kay Milagros Espanto Ramos. Hello! Insan Milagros. Kay Christina Angeles, asawa to ni Norberto Angeles. So, salamat kay Lord at alam ko magaling na si classmate kong Norberto. Shout out kay Norberto, kay Christina Angeles na kanyang asawa, maging sa kanyang family. So, patuloy kayo ingatan ni Lord at complete healing, no? Bro, mate, no? Palakas ka, no? Kay Lord, pagka no, kapit lang sa Panginoon. Amen. Gaya sa akin, nagkasakit ako sa puso, pero talagang kay Lord lang talaga ako umasa, no? So, si Sister Juliet, Sister Beng, Rambla, Rambla pa family. So, Matthew, shout out. Kamay-kamay ka dyan, Matthew. At si Brother Miji. Hello, Brad. Ito yung Brother Miji po yung ano natin. Yung leader natin ng adult. Sa mga may asawa po na nanonood, pwede po ninyong i-chat si Brother Miji. At bibisitahin niyo po kayo sa bahay niyo. Through webcam. Sa ngayon kasi ano. Wow, si Sir Ayador Coritana. Hello, sir. You're always there, sir. Our teacher na magaling, taga MRT po, si Sir Coritana. So, thank you sa laging pagsubaybay, sir. I hope na the Word of God ang patuloy na mag-encourage sa atin na magpatuloy, no? Pang mag-shine si Jesus Christ. Ang aking may bahay, my boss and my principal, si Ma'am Lilibet Escobal Ramos, I love you so much, honey. Hello, Nana Inday. Nana Inday, ito talaga, kahapon nakahabol daw nung amen na lang. Pero I will very thankful sa buhay ni Nana Inday. Laging support niyan sa church, no? At napaka-sipag pagdating sa mga Bible studies sa edad niyang 70 plus or 80 plus. Basta kahit matanda na yan, bata pa kay Lord dyan, no? Si Sister Lorraine family watching, no? Hello, Sister Lorraine. Si Brother Mike Avillar at si pangalan nito si Lance. Hello, Lance. Si pangalan yung ano, si Michael at saka si Kulot, saka yung panganay, no? Si Donel at saka si Calvin. Naalala ko na yun. May tagapagpaalala rito. Dito si Ma'am Beth, no? Si Marcel Estacio, hello to Estacio family and Ribanal family, no?
mga Ribanal family at saka Estacio family, magkasama po yan. Parame, no? Shout out sa mga apo ko, si Hannah, na-miss ko na, at saka si ano, JJ, at saka si ano, si Johan, at saka si Saisay. Saisay, si mga anak ni Melissa, no? At saka anak ni Sheila, no? Dami kong apo dyan, no? Talagang blessings, no? Dami kong apo. Yan. Si Jelebet Ramos Pereira. Hello, Insan. Pereira ang alam ko, taga Aurora to, pero ewan ko lang. Just chat me, Insan, pagka ano, malaman kung taga saan kayo. And God bless and thank you for watching. Sana sa Huwebes ulit, makasama namin kayo. Si Rolando Osia. Hello, God bless, Rolando Osia. Thank you for watching. God bless you. Si Rowena Mabalo, no? Castillo is watching, taga ano to, Mount Carmel High School, classmate namin sa Mount Carmel High School, no? Since 1991-1992. Si Noralyn Olipas Fontanilla, hello, thank you for always there. Noralyn, God bless you. At okay na ba yung kuryente dyan sa Aurora, hindi na paputol-putol? So sana okay na, God bless ha. So, kumusta na ang Aurora? Taga Aurora 'yon. Si Noralyn Olipas Puntanilla. No, pero alam ko schoolmate na namin 'yon at ano. Rowena Ramos Ruiz. Oh, hello to James, to Samson, to Philip and to Bayao Minso at saka si Janhel. Mr. Breda family. Hello, Mr. Breda. Thank you for watching. God bless your family. I hope na talagang okay na, God provided sa mga anak mo, na sa anak mo na ikakasal, mga anak, no? At saka yung pamangkin mo na mga anak din sa June. So hopefully, delivery is noted kay Lord. Amen? Pinag-pray natin lagi yan. Yan. O, totoo, mahal na mahal tayo ng Panginoon because of His, His faithfulness. So, sa Escobal family, sa Escobal clan, no? Kay Sister Albita Escobal Sinabre. Hello to Ma'am Albita, Ma'am Al, ay si Teacher Al. Kay Brother George Sinabre, Vincent, Tata, and Joy Joy. Ayan. Sister Olpaloson, hello sis, kumusta na kayo? God bless. Brother Joy Joy, Joy, andyan na. Okay na ba electric pan? Mahangin na ba? Yan. Si Philip Ramos, Maestro Ramos, yon. Thank you for watching. Laging nagsishare ito, no? Sinishare niya at winawas niya yung ating Bible study. Siyempre, ginagamit din siya ni Lord para sa mga friend niya na nakakapag ano. So, sa lahat ng mga friend ni Sir Philip, so God bless you all at thank you for watching sa Bible studies. So, kung medyo naguguluhan kayo, nalilito kayo about religion, so just magtanong po kayo at gusto ni Lord John yung pag nagtatanong tayo, gusto nating matuto, yayakapin po tayo ng Panginoon. Diyan po tayo yinayakap ni Lord at diyan tayo pinasisigla ni Lord sa kanyang mga salita, no? Hindi yung sa mga bagay sa mundong ito, dahil mga bagay sa mundong ito na ay lilipas, no? Lilipas yung mga bagay sa mundong ito, pero ang Diyos ay ang kanyang salita ay hindi po lilipas. Yan. Si Karen K. Ligaspe, pamangkin ko to, anak ni Insan na Alona, nasa Rojas Isabela. So, hi! Kumusta na kayo, pamangkin? Kumusta na dyan sa Rojas? So, God bless. No, si Pastor Ben Canela. Hello, Pastor. Thank you sa pagbisita mo sa aming live streaming, Bible Studies. Thank you dahil nakita ko na nakailang daan ka na sa aming wall, no? So God bless, Pastor. God bless din sa ministry nyo. Alam ko pinagpapala ka lagi ng Panginoon dahil lagi kang nagmi-mission sa ibang bansa eh. So God bless your ministry sa ibang bansa at ganun talaga, lagi magtatagumpay si Lord sa man tayo pumaroon. Si Melinda Ramos Ludibico, yon si Insana Melinda, no? Nasa Hong Kong daw siya.
Kaya hello insan, God bless. Salamat sa panonood at mag-enjoy sa presence ng ating Panginoon. Amen. At salamat sa mga pahayag ng Panginoon. Yan, ano sabi ni Sir Philip? Sharing web word of God daily. Okay. Thank you sir for the sharing. Shout out din diyan kay ano? Shout out din kay JM at sa kay ano, kay Rona. No, kung pasilip-silip na si Rona, no? Pagkaway niya, sabi niya, shout out daw siya. Parang sinasabing mag-shout out. Yan, ito si ano, Ramos Baliktad eh. LeBron James. LeBron James yung Ramos, no? So, yan, si God bless you, insan, no? Basta Ramos, ano yan, mahal natin yan. At pinagpapala yan, no? So, God bless mga Ramos. Sister Lorraine, hello daw, sabi ni Lance. So, hi Lance, na-miss na kita Lance. Okay pa? Yan. So, salamat po sa lahat, sa mga nanonood, no? At sa mga manonood pa. Mayroon man nakapag-web dyan, pero ano, mapanood nyo ulit. Hello sa inyo, shout out sa inyo. Alam ko si Lord yung nakakaalam sa inyo, sa inyong puso, higit sa lahat, saan ka man naroroon, no? Kaya patuloy nating lasapin ang biyaya ng ating Panginoon. Patuloy nating awitan siya, no? Kasi sayang yung time. This is a time na magpalakas tayo kay Lord at maipakita na tayo ay tapat sa kanyang mga salita, na patuloy na na-accept natin yung kanyang salita. Amen. Ano yung isa ng ano? Panginoong Isus, kung nagtitiwala sa biyaya niya, haba buhay ko ay may kalinga sa paglulumbay. Naroon siya't maramay ang Panginoon kapag kailan pa man. Kung ika'y naglalamig, wala nang malapitan para bang daigdig sa'yo nakalaan. Lalahanin mo sana, minamahal kanya ang Panginoon kapag kailan pa man. Biyaya niya't tapat sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat ako ay niligtas. Pangako niya'y binagiba, Panginoon kapag kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala nang malapitan karabang taibig sa'yo nakalaan. Alalahanin mo sana, minamahal kanya Panginoon kapag kailan pa man. Biyaya niya't tapat sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ko ay naligtas. Pangako niya'y binagiba, di tulad ng iba ang Panginoon kailan pa man. Biyaya niya, biyaya niya tapat sa buhay ko'y tapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y
natin to. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon, tapat kailan pa man. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon, tapat kailan pa man. Biyaya niya taba sa buhay ko'y sapat. Di mang karapat dapat na ako ay diligtas. Pangako niya'y binag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Ang thank you, Lord, sa iyong katapatan, sa iyong mga pangako, sa iyong pag-aliw sa amin, Panginoon. Thank you, Lord, for your wonderful faithfulness into our life. Salamat, Lord, dahil ikaw ay tapat sa buhay namin. Ikaw ang nagpapala sa buhay ng bawat isa. Patuloy niyo pong iniingatan ng bawat isa. Lord, sa oras na ito, kung mayroong mga nanonood na may masamang karamdaman, Lord, ang faith, ilalagay namin sa kanyang puso na lumalapit kami at dumudulog sa iyo. Itouch mo po yung mapagpagaling na kamay sa kanyang mga masamang karamdaman. Mula ulo niya hanggang talampakan, Panginoon, baguhin mo to ng malakas na pangatawan. Iwaksi ano magawa ng Diablo sa kanilang buhay. At Lord, dinadalangin namin, iligtas mo siya sa banig ng karamdaman at iligtas mo siya sa banta ng kaaway. Bagkus, Panginoon, malasap niya ang buhay na walang wakas na yung plano, Panginoon. Malasap nila ang biyaya mo, Panginoon. Patuloy mong i-open ang durong awa ng langit upang ibuhos sa kanilang mga buhay ang mapagpalang pagliligtas mo, Panginoon. Ang pagkilos ng tagumpay ng aming Panginoong Hesus sa kanilang mga buhay sa krus ng Kalbaryo, kami, Panginoon, ay patuloy na natubos at tunay nga, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong pagbangon, binangon mo kami na kami ay karapat-dapat na tumanggap ng biyaya na iyong kabanalan, ng iyong pagmamahal at ng iyong katapatan. Kaya no, Panginoon, na malasap ito ang lahat ng mga manonood, ang lahat ng mga makikinig. Puspusin mo sila ng iyong banal na espiritu. Puspusin mo sila ng iyong pag-ibig. Puspusin mo kami, Panginoon, ng iyong katapatan, Panginoon. Sa kabila ng hindi namin katapatan, ikaw pa rin ay palaging tapat sa aming mga buhay. Salamat, Ama. Ibigay mo, Panginoon, lahat ng aming mga pangailangan. Pangailangan nila, Panginoon, kung may problema, o Diyos, kayo pong magbigay ng solusyon. Kung mayroong mga broken, Panginoon, family, kayo, Panginoon, magbigay ng unite, Panginoon, family. Lord, ikaw, Panginoon, ang magbigay ng solusyon. Ano mang problema, Panginoon, alam namin na ikaw ang dakilang Ama na may kakayahan ng lahat ng bagay at walang ibang plano, Panginoon, kundi mapaganda ang buhay ng iyong mga anak. Hayaan mo po, dakilang Diyos, na lasapin ng aming bansa ang iyong masaganang pagpapala. Ang pag-iingat, Panginoon, sa mga tinamaanan ng COVID-19. Lord, ang mabilis na paggaling. Blessings, O God, and covering your blood sa mga frontliners. Bless nyo rin ang aming Pangulo, Panginoon. Lahat ng mga leaders, sa mga senators, O God, maging lahat, Panginoon, ng mga kapitan, mga mayors, mga konsehales, mga Lord, sa lahat ng frontliners, mga doctors, mga nurses, mga midwives, O God. Ayan, Panginoon, lahat ng ginagamit, Panginoon, ay lubusin mo ang iyong pagpapala sa kanila. Lubusin mo ang iyong pag-iingat sa kanila, Panginoon. At patuloy nga po, Diyos, bless nyo po ang aming barangay, bless mo ang aming bayan ng Taguig. I will declare this, Panginoon, in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen, amen. And amen. Amping, pahabol si, ano, si Rose Agrabante. Hello, Mr. Rose Agrabante, sa aking classmate, si Nobilita Locyao. Hello, si shout out kay ang aming head engineer ng Multirich Home Decor, si Sir Edmondo Cuano. Sir
Hello. Hello sir, stay safe po. Pagpalain kayo ng Diyos at ang iyong family. Amen. So, God bless po. Si Ma'am Mercedes Cobal, no? Say thank you, Lance. God bless. At tapos na po yung oras natin. Gusto kong sabihin ulit, no? Sa lahat ng mga viewers at manonood pa, no? God bless you. God bless your family.